I don't want her to have a wardrobe malfunction in front of everybody during the shoot. Diba? Is that unreasonable? Sabi po ni Francisco Garcia Nebres, nag-post po siya sa Facebook. Ang sabi po niya, the fashion designer made two warrior/diwata costume with double and a princess costume for her dance number. We also requested him to personally fit the costume to Bea a month before filming. Ano sinasabi niyang 1 month? There's no such thing as 1 month. Okay? I have this report here. The timeline. You have to remember, Bea has to be in Palawan August 1st. Start ng shoot. Okay? July 25. That's how many days before August 1? Days. Okay? The production designer, Nono, sent the wardrobe photos. Photos pa lang. Dahil ni-request ni Jenny ng office ko, patingin man lang, hindi pa namin nakikita anong itsura ng costume. Lilipad na si Bea. So, hindi totoo yung 1 month before the well, shooting? Well, July 25, picture pa lang pinadala. Kung hindi pa kami nag-request, di niya pinadala. Okay? Okay. July 25. July 26, yung designer na bata na sinabi niya taga Bicol na yung pangalan ay Wensi, delivered the costume to Bea's house. And then, Bea was not there. I don't know, nasa taping or something. Bea, the minute she got home, she tried it on and fitted it. Okay? Hindi kasya. Maraming diferensya. Ipapakita ko sa iyo ang litrato, but I don't want to show it to the public kasi pangit. Because nakikita yung likod ni Bea, nakikita yung side niya, hindi mataas yung zipper. I don't want to show it to public. I wanna keep that private. With all due respect to Bea. Okay? But I will show it to you as proof. Now, July 27, we sent the photos to Nono that the costumes did not fit well. I will show you the photos we sent to him, so Bea will just have it repaired. Okay? July 28, we requested for a Zoom meeting. We need to fix everything kasi walang pre-prod. Walang pre-prod. Paalis na kami. This is a period film. Okay? Ang makeup artist, tanong ng tanong, gaano ba ka-dark na gusto niyong makeup ni Bea? We have to get directions from the director. Diba? Ano bang gusto niyo para masunod? Ano bang itsura nung hair na gusto niyo? Walang ganon. Walang pre-prod. Again, dun sa pre-prod, we discussed na hindi kasya yung costume. Pinakita namin sa Zoom. It was a pre-prod. We requested for it. It was our initiative. Okay? A few days before the filming. That is July 28. How many days is that before August 1st when she's flying? She flew August 1st. July 28, may Zoom. Direct Michael Copon. C-O-P-O-N. AD na si Mai, Nono PD, Francis the producer, Monch line producer, and costumes were also discussed. Okay? Pinakita namin. Now, i-re-repair yung costume. Paano i-re-repair? Doon na lang daw sa Palawan dahil meron daw silang tailor or whatever, taga-repair doon. Eh, kailan pa i-re-repair yan? Eh, shooting na pagdating niya. At saka, wala nang time. And another thing, standard, if especially this is a costume, this is not a t-shirt and a jeans, okay? Di ba dapat at least may duplicate, 2 or 3? Wala. Walang duplicate. What are we supposed to do? Anong ginawa namin? Si Bea, siyang gumastos lahat. Okay? Pinatawag yung stylist doon sa yung Wensi na taga Bicol. This poor kid, I'll tell you. So siya po yung gumawa ng original. Siya yung gumawa ng original. Okay? Wensi Anzano, designer from Bicol. Okay? But it did not fit Bea. It was a bra type. So we need to make sure she's covered and there's no wardrobe malfunction. Is that unreasonable? And we did not demand. Okay? We told them, what are we supposed to do? Kami nang gagawa ng paraan to protect Bea. Mm-hmm. Diba? Hindi namin trabaho yan. Pero ginawa namin. Sige na lang.
Let's be a team player. And also, the topmost reason is to protect Bea. I don't want her to have a wardrobe malfunction in front of everybody during the shoot. Diba? Is that unreasonable? At pumayag sila. Kasi, hindi namin sisisingilin. We'll just take care of it. Kasalanan nila eh. One month, sasabihin nila, 1 month, hindi nag-fitting si Bea. Ayan o, malinaw. I-prove nila na 1 month, dinala na yung costume at hindi finit. Prove it to me. Kasi yung Wednesday, lumipad from Bicol. That's another story. I'll tell you. So, ito na po, dahil nga hindi naayos yun. Ginawa ng paraan. Ni Bea. Okay? Asan yung tela? Kasi, aside from gagawa ng paraan, nagpagawa na ng duplicate. Kasi, sa labas yung shooting, halos araw-araw, hindi ka papawisan, hindi ka mapuputikan, hindi ka madudumihan. Yun at yun ang susuotin mo? That is so elementary. I don't even have to demand that. Okay? Alam niya, magtanong ka sa production. Is that something we have to demand? In a period film? Costume? And I understand lock-in taping to. So, isang buo dire-diretso. Dire-diretso, walang uwian. Hindi katulad that ng usual film. This was just during COVID, August of 2022. Okay. Hindi pa naman tayo dineclare na clear. Were we already declared clear? Diba? Dagdagan ko pa yung kwento na yan, ha? Yung stylist na pinadala, si Jero, kinontak yung Wensi. Si Wensi, yung anong extra fabric niya, binigay niya. Tapos, siyempre, nagkwento na siya na hindi ko magawa kasi ex-deal lang po yan. With a promise that it's gonna give him a break. Bea is gonna wear his creation, right? Wala naman akong issue doon. But I just wanna tell you what this Wensi told Jero. Ito ang report sa akin, na kinontak siya nung PD na ito ang gawin mo, pero ex-deal. Meaning, this poor kid has to fork money for the fabrics. Okay? Plus, nung dinala niya dito, siya pa nagpamasahe. Ang total daw ng nagastos niya was 8,500. Sinabi nung stylist kay Bea, ito yung situation. Tapos, he had something bad happened there was a tragic thing happened pa in the family. So sabi ni babe, paki-reimburse mo na. Out of her own pocket, naawa si Bea. Please reimburse the kid. Kasi ginawang ex-deal yung costume niya. Hindi kaya ni Bea ang tanggapin yon. Okay? Siningil ba namin yung producer? Hindi. Hindi namin sinabi sa kanila na ganun ang ginawa namin. Lahat yung ginawa nilang ex-deal, kami na nag-reimburse. Kasi kawawa yung bata. Sabi nung sa during the Zoom, pwede tayong gumawa because nagpagawa ako ng shawl, sabi nung PD. So out of the shawl, kailangan magpagawa ng duplicate costume. Kami pa yun? Kami ba yun? So we had to seek out this poor kid in because amo ba binili yung ano, kami na lang bibili, magpapagawa na lang si Bea ng duplicate. Is that being demanding? Hindi namin dinaman. Hindi na namin sinabi nagpapagawa kami ng duplicate, ginagastos na. Hindi na para wala ng gulo kasi wala nang time. Okay? Natural. Uunahin yung costume kasi 'di ba gagawa ng several duplicate. And the total made was aside from the original na ni-repair, one extra top plus two extra skirts. 'Yon ang nagawa. Nagawa na yon, na-repair na. And I talked to the designer, ano bang ginawa ba? Talagang sabi niya, inisa-isa ko, parang dinismantle muna to fix it. Or else, mahuhulog. Because it's like a bra type. Mahuhulog and it's delikado. Kailangan yung safety and security ni Bea ang importante when you do a fitting and dapat alam mo yung mga eksena ng artistang dadamitan mo. Eh, may takbuhan, may ganyan. Diba? So you have to make sure it's secured. Oh, nag-demand ba kami? Hindi. Hindi kami nag-demand. Okay? So, kinuha na yung fabric. Ito pa. Dahil, sa anong araw na yon? Nag-zoom kami 28. So, nagpunta pa sa kumuha pa ng fabric. 29, 30, 31. Give you 3 days. Ginawa ng isang set si Bea para paglipad niya sa
Palawan, meron siyang at least one set. Okay? Yung stylist na Jero, nagpaiwan sa Manila because ililipad siya ni Bea, tama? Ililipad siya ni Bea, bit-bit na yung duplicate costumes to Palawan. Kasi hindi talaga kaya lahat matapos sa pag-alis ni Bea. Pinalipad yung costume, may kasamang stylist, at saka yung stylist, nagdala na rin siya nung kanyang portable sewing machine. Just in case, anong mangyari? Because you know how delicate our fabrics are, yung mga native fabrics yata yung ginamit. Diba? It's very delicate. And true enough, sa tuwing nilalabhan daw yun, nagninis-nis. So this stylist with a sewing machine, lagi after laba repair. Why is he posting that? Hindi ba klaro may purpose? Sa tingin ko, paninira kay Bea ang purpose niyan. Eh kami, meron kaming timeline. May proof kami kailan yung Zoom. May proof kami, may picture. Sandali lang. Jenny, pakita mo yung picture. Pero, Kuya Romel, hindi pwede ha. Okay. Tigil mo na natin recording po. Hindi, okay lang. Hindi. Huwag mo itigil. Para makita nila, pinapakita namin yung picture. Okay. I will check yung... Kuya, wag lang pakita ha. Okay. Yan. Ito yon. Ah, hindi masara. Oh, hindi na kaya. At saka parang... Kailangan gumawa ng bago. Isa naman na pink. Kasi ang lumabas dito for her comfort. For her comfort? No, for her safety and security. More than that. Pinapalabas niya, maarte si Bea. Bakit? Kasi incompetent siya. Hindi dahil maarte si Bea. Hindi niya ginawa trabaho niya. So... Harapin niya ako! Ano daw? Anong sabi? Anong klaseng demand? Anong klaseng... Unreasonable. Unreasonable? Sino ngayon ang unreasonable? At sino ngayon ang hindi nagde-deliver ng kanilang very basic requirement? Unreasonable demands. Okay. Expectations. Anong sabi na? Unreasonable? Mag-expect ng costume? And if you want the cost, I have the cost. How much Bea spent for this wardrobe? Siningil ba namin? Sinabi ba namin? Bayaran nyo to? No! X-deal? Naturingan mong, Diyos ko, maski production naman dito, hindi naman mag-X-deal ng wardrobe at ng ano, ng costume yan eh, period yan eh. Wala diba? Na parang supporting yung ating local. Oo, ano? Jenny, tumawag sa'yo yung nono. Naghahanap, kasi there's a present time. Naghahanap ng X-deal. Kung pwede daw kami makakuha ng X-deal para sa wardrobe niya for a present time. Is that our responsibility? Mm-hmm. Yung wardrobe? Cargo namin yon? Oh, he was saying na Bea changed the design according to how she wants. No. We gave the drawing, the design, and the current, yung hindi magkasyang damit. Binigay namin sa designer. It's up to the designer. There are certain things na hindi niya talaga maduplicate. Kasi yung gahol na sa oras maghanap ng material. You saw the picture, how yes. Loose it was. Claro na it was not a demand of her not wanting. Capricho? No. Dahil hindi kasi. Hindi yan capricho. Hindi tama yung... Hindi tama. Gusto mo malaglag yung kanyang malabra na outfit? Mm-hmm. Of course not. It was clear sa Zoom meeting namin na kami na magre-prepare kasi kami ang nandito sa Manila. Kailangan, dito pa lang sa Manila, ayos na. Mag-iintay pa kami sa Palawan pa i-repair. Eh, kailan pa mag-shooting yan? Eh, nakita nila yung difference. Ang layo, di ba? Ang layo nung gahin, hindi masara. Ganyan, no? Ganyan yung layo, hindi masara yung zipper. Ano yun? Pipilitin lang isuot ni Bea, matuloy lang yung shooting? Of course not. O, di ba? Delay na naman, kasalanan naman ni Bea. Siyempre, gagawa mo na paraan. Alam nila yan. Alam nila bakit. Nag-offer ba sila? O sige, pa-repair nyo, kami magbabayad. Hindi!